and welcome to Jerome XYC. This is Jerome's newest apologetics online program where we will discuss life's questions in the light of God's Word, seeking to make them intersect at the cross where X meets all our Ys. How are you, friends? How are you, Jerome Kapamilya? Thank you for joining us tonight for this episode. My name is Dennis Faith Racelis, and I will be your host for tonight. I am joined by Pastor Louis Figueroa, the lead pastor of Jerome Suri Campus. Kumusta kayo, Pastor? Please greet our viewers. Mabuti naman, Pastor Dennis, Pastor JR. Salamat sa muli pagkasama natin ang collaboration ng Jerome Asia and then Jerome Canada. And doon po sa mga nanonood ngayon, magandang umaga po doon sa mga taga-Pilipinas, sa Jerome Macau, at dito naman po sa North America, sa Canada, at sa iba't ibang bahagi ng Canada, magandang gabi po sa inyong lahat. Stick around at huwag po kayong aalis. Napakarami po kaming pagdidiskusyonan upang patuloy na maluwalhati ang ating Panginoon. God bless you po. Thank you, Pastor Louis. Huwag po niyo pong kalilimutan, please, comment po at mag-share po kayo ng inyong mga pananaw sa ating comment section. And gusto namin po kayong makilala at malaman kung taga saan po kayo. Well, joining us also for this episode is the Associate Pastor of Jerome Asia Ortigas Campus, Pastor J.R. Obera. Pastor, pakigreet naman ang ating viewers. Hello, isang mapagpala at mapagpalayang gabi po sa mga kapamilya po natin sa Canada. At isang magandang umaga naman po sa mga kapamilya natin dito sa Asia at sa iba't ibang panig ng daigdig. I pray po na matuto po tayo sa tatalakayin natin ngayong oras na ito at mas makilala natin ang Panginoong Hesukristo sa bakit, sa bawat bakit at paano ng ating buhay. At gusto ko rin batiin ng ating host, si Kuya Pastor Dennis and Pastor Louis. Masaya po akong makasama kayo ngayong gabing ito. God is good po. Back to you po, Kuya Pastor Dennis. Thank you, Pastor JR. Well, the best question we can ask each other during this time of struggles and difficulty all around the world is, how are you coping up? We all felt and experienced the fangs of this virus in one way or another. It seems to be a yoke on our shoulders. The yoke, if you want to picture a yoke, it is a wooden cross piece that is fastened over the necks of two animals and attached to the plow or cart that they are to pull. And many times we hear people saying that we are under the yoke. But Jesus invites us to take his yoke. Now what are we supposed to do? Let us all discover what the scriptures answer about our topic tonight. To yoke or not to yoke? Pero bago po tayo pumalaot sa ating diskusyon, tanungin ko po muna si Pastor Louis at Pastor JR. Meron ba kayong karanasan o kahit maaari kayo pong mga viewers natin, pwede nyo pong i-share ang inyong mga karanasan tungkol sa pamatok o kaya yung yoke. Kasi po ako, naalala ko nung nagbakasyon ako sa lolo ko sa Batangas nung ako ay grade 6, natry ko sumakay sa isang parang kariton na batak hinihila ng isang kalabaw. At sa mga taga-Batangas, ang tawag nila dito ay paragos. Ito ay hila-hila ng kalabaw at ang nakaangkla sa kalabaw ay yung pamatok o yoke. Kayo mga pastor, ano po ang mga karanasan nyo dito? Kayo, Pastor Louis. Maganda yung karanasan mo, Pastor Dennis. Sa akin naman, sa ilang dekada po, ilang dekada po ng, maliit pa po ako, hanggang ngayon, maliit pa rin. Pero nakikita ko po kasi doon, panahon na yun, malayo po kami sa kabukiran. Pero kapag nagyaya po yung mga kabarkada, so sabi, punta tayo doon sa ilog, mag-swimming tayo. Nadadaan po kami sa bukid. At may nakikita ako noon. Kasi nung panahon na yon, may nakikita pa rin ako. Pero minimal na lang din po ang gumagamit ng kalabaw at yung tinatawag na araro. At sa likod po nung kalabaw, merong tinatawag na pamatok nga. Yun yung yoke nga. But sa panahon po ngayon, puro nakikita natin, puro ang tinatawag na yung hand tractor. So yung hand tractor na po ang ginagamit nila. Pero nung makita ko nga po yun, sabi ko, grabe ng trabaho ng kalabaw na ito. Pero dahil sa tulong po
nung lalaki o yung tao na nagpapaandar, nagigiya po niya o nagkakaroon po ng guidelines yung kalabaw na yon para madiretso yung kanyang daan. At siguro yun po yung naging panuntunan ko sa boy. Sabi ko, kung itong kalabaw na ito nagagawa ito na maganda ang kanyang kalalakaran, how much more doon sa pag-uusapan natin mamaya po. Ayan po. Back to you, Pastor Dennis. Thank you, Pastor Louie. Ikaw naman, Pastor JR. Ako po, Pastor Dennis, ang naalala ko po dyan nung maliit pa po ako, lumaki po ako sa Balagtas, Bulacan. Baka may mga taga-Balagtas po na nanonood sa atin. Lumaki po ako dyan sa aking tiyahe. At lagi kami nag-aabang doon sa isang parang nagtitinda dahil bumibili kami sa kanya ng yung mga baril-barila na iniikot mo na tumutunong. Hmm. Tapos yung mga bamboo na ahas na gano'n, di ba? So parang naalala niyo ba nung maliliit? Naalala ko yun. Matagal na. Natakatakalaktak. Ang may dala po nito ay yung baka. At ito pong baka na ito, ay dahil ang baka kasi meron siyang parang nakausling ano dito sa likod niya. So parang may, yun nga po, ano, may pamatok na nakasampa sa kanya. At yun yung may dala-dala noon. So parang kung saan, pag umabante yung baka, umabante yung paninda niya. Pagka umatras yung baka, umatras yung paninda niya. At nakikita ko yung tao na may dala-dala noon, yung nagmamaliobra noon, doon na natutulog sa loob, parang bahay niya na. So ang ganda po, ano, at ang sayang alalahanin ng mga tradisyon po na ito. Ano. Pero sa totoo lang po, kahit nung maliit ako, nalulungkot din ako para dun sa baka. Sabi ko parang ang lungkot-lungkot naman kasi ang dami niyang dala-dala. Yun. Di ba? Parang ang bigat-bigat nung dala-dala niya. And then, nare-relate ko po ito sa pag-uusapan natin ngayong gabi, kagaya ng sinabi ni Pastor Luby kanina. No? Kasi parang ang malungkot sa ating mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, ay yung tinatawag na yoke of slavery. Wow, matindi. Okay, Pastor, ituloy mo na. Can you share to us about that yoke of slavery? Thank you, Pastor Dennis. Actually po, ito pong yoke of slavery na ito ay kapag ka nadinig natin to, siguro makaka-relate din kayo dahil may isang kanta na sinayit ito. It was for freedom that Christ has set us free, no longer to be subject to the yoke of slavery. Jesus, we celebrate your victory. Yun po yung title nun. Pero ito rin ay makikita natin sa Galatians chapter 5, verse 1. Sinabi po ni Paul, ito, for freedom Christ has set us free, stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. So lumabas po dito yung term na ito. Ano po ba itong yoke of slavery na ito? Well, everyone is a slave in the spiritual sense. We are either slaves to sin, which is our natural state, or we are slaves to Christ. The writer of the New Testament willingly declared their status as slaves of Christ. Paul opens his letter to the Romans by referring to himself as a slave of Jesus Christ, sa Romans chapter 1 verse 1. And his letter to Titus by calling himself a slave of God, Titus 1:1. As si James po, si Santiago, opens his epistle the same way. James, a slave of God, of the Lord Jesus Christ. Yan po yung nakalagay sa James chapter 1 verse 1. And most translations say, nakalagay po doon, servant or bondservant in these passages. But the Greek word doulas means literally slaves. And in John chapter 8 verse 34, Jesus tells the unbelieving Pharisees, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. He uses the analogy of a slave and his master to make the point that the slave obeys his master because he belongs to him. Slaves have no will of their own. They are literally in bondage to their masters. When sin is our master, we are unable to resist it. But by the power of Christ to overcome the power of sin, sabi po sa Romans chapter 6 verse 18, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Kaya sa totoo lang po, very excited ako. Nagsisimula pa lang tayo. Excited na ako sa mga pag-uusapan natin dahil napakaganda po nitong topic natin. Ituloy ko po. In Romans chapter 6 verse 1 to 23, goes even further in this idea of a slave and his master. As Christians, we aren't to continue in habitual sin because we died to sin. Romans chapter 6 verse 4 says that since we have been buried and resurrected with Christ,
we are now able to walk in that newness of life, unlike the unbeliever who is still a slave to sin. And Romans chapter 6, verse 6 goes on to say that since we know that our old self was crucified with him so that our body of sin might be done away with, we should no longer be slaves to sin. And Romans chapter 6, verse 11 says that we are to consider ourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Back to you po, Pastor Dennis. Pastor, may tanong ako. Paano mo masasabing under tayo ng yoke of slavery? Let me answer this question po, Pastor Dennis, with a story. Minaalala kong isang istorya na typical na merong bida at saka merong kontrabida. Pero ito pong istorya na ito ay merong mag-asawang hari at reyna. At sila po ay nabiyayaan ng isang anak na babae. So itong anak na babae ay tatawaging prinsesa, tama po kayo. Pero dahil may isang witch na kontrabida, kinuha po itong bata na ito, itong prinsesa na ito. Dinala sa malayong-malayong lugar at ilang taong hindi nakita ng mag-asawang hari at reyna. Nung dinala po ng witch ang prinsesang ito, ay ginawa niya itong alipin. So yung prinsesa ay inalipin niya, kumain itong parang alipin. She eats like a slave, she acts like a slave. Nag-iisip siya na parang slave at pinakamabigat sa lahat, namumuhay siya na parang slave. Then after a decade of searching, ay nakita po ng hari at ng reyna ang anak nilang ito. At kumbaga napalaya siya doon sa kapangyarihan noong witch. Ano? Mm-hmm. Pero pagdating doon sa kanilang kaharian, ang surprising po dito, alam niyo po kung ano nangyari. Kahit hainan ng magandang pagkain, ng bihisa ng magandang damit, ang prinsesang ito, kahit siya ay pagsilbihan ng napakaraming tao dahil sa kanyang katayuan, siya po ay kumakain pa rin na parang slave. Nag-iisip pa rin at umaakto na parang slave at namumuhay pa rin na parang slave. So to answer your question, Pastor Dennis, ito po yung katayuan natin kapag tayo ay nasa yoke of slavery. We eat like a slave, we act like a slave, we think like a slave, we live like a slave. We are under the yoke of slavery if we are slave to sin. Back to you po, Pastor Dennis. Alam mo, Pastor Dennis. Pastor Dennis, meron na akong idea ka. Kasi ang ganda ng kwento niya patungkol doon sa princess. Yes, oo nga po. Kasi imagine yung kanyang katatayuan kung hindi siya nawala doon sa kingdom o sa kaharian. Pero dahil nga namuhay siya bilang slave, namuhay siya ng mga ganitong bagay. And then when they discovered her, or nakita na siya, when they found her doon sa kalalagayan niya, kahit anong gawin niya, hindi niya magawa yung dapat na at tawag dito, yung tinatawag na natural na action o akto ng isang prinsesa. Yes. Di ba? Pero ngayon, may tanong ako. Dahil nga doon sa kwento mo na yun, may pag-asa pa ba ang nasa yoke of slavery? Ano sa palagay niyo, Pastor JR? Yes, Pastor Louis, salamat po. Ang sagot po dyan ay ang salita ng Panginoon. So, gaya ng pinag-aralan natin kanina, Galatians chapter 5, verse 1, "For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery." Kapag namumuhay po tayo na akala natin tayo ay alipin ng kasalanan, naminis natin yung kagandahang loob ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, di ba? Mm-hmm. And si Jesus mismo nagsabi sa John chapter 8, verse 36, "So if the Son sets you free, you will be free indeed." Di ba po? Actually, ang isa pong magandang tanong po dyan, bukod po dyan ay, pwede ba na ang isang tao ay walang yoke? Matindi yan. Oo nga, no? Di ba? Kasi kung may slave, pwede ba yon, Pas? Paano ba yan? Sa tingin ko po dyan, kasi kung ang isang tao ay walang yoke, parang walang direksyon ng buhay mo. Parang, hindi ko alam, parang ang sagot ay nabubuhay ka ng walang purpose. O sino ang master mo? Sino ang papatakbo ng iyong buhay? Diba? Kaya nga, sa totoo lang, dun sa binasa po natin, it's either you are slave to sin or you are slave of Christ. To Christ, diba? Yung yoke ng sin, ng slavery, or yung yoke ni Christ. Dalawa lang. Kasi pag nasa gitna, medyo ang hirap sagutin. Kasi nga, parang walang direksyon ng buhay. Pero salamat po dyan sa
pagtulong sa question na yan, Kuya Pastor Dennis, dahil napaisip din ako doon. Thank you po dyan. That's true. Na-mention mo yung the yoke of Christ. Kasi kung medyo mabigat isipin yung ano eh, yung you are under the yoke of slavery of sin and the other side is the yoke of Christ. I believe all of us are thinking about this. And if I believe marami sa atin eh, memory verse ito eh, yung sa Matthew chapter 11. At doon natin lagi nababasa ito eh. In fact, ginawa pa nga ng kanta, di ba? And in Matthew chapter 11, verse 28 to 30, kung babasahin natin, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Actually, itong yoke ni Christ, this is the other side or the other extreme or the ito yung napalaya na mula sa ano eh, sa yoke of the slavery of sin. Kasi kung papansinin natin dito sa statement ni Jesus, mukhang parang kanyang sinasagot yung mga pariseyo. Kasi yung mga pariseyo talagang ang pagsunod sa Panginoon ay kanilang ginagawang burdensome at ina-apply nila legalistically sa mga tao. Kaya parang nahihirapan, parang ano ba, yung parang naging mabigat na pamatok na nasa balikat mo. Kaya marami rin ang mga mananampalataya. Pag tingin natin sa pananampalataya, eh parang self-righteousness o kaya you are just law-abiding. Parang medyo mahirap eh. Kasi katulad ng question nung kay Jesus sa Matthew 22 verse 36, di ba ang tanong sa kanya eh, teacher, what law of all the laws we have do I absolutely have to keep? So parang, anong ba kailangan kong sundin? Yung kailangan nandoon, kaya parang napakabigat. Pero ang sagot ng Panginoong Jesus dito sa verse 28, it's about being released. Because you will experience rest. Sabi niya, pag ang pamato ko ang kinuha mo, makakapahinga ka. Imbis na mapagod ka, makakapahinga ka. It is easy. And ang keyword dito na makikita natin, I love this word, is learn. Noon sa word na to. So ibig sabihin, nakikita natin, I love how Pastor Louis described it kanina eh, yung kanyang pagdaan sa bukid. Yung farmer na may hawak ng araro, he sets the direction. Kaya mas nagiging madali nga naman sa atin if we are under the yoke of Christ. Nagiging madali kasi yung mga bagay na hindi natin nakikita that we struggle with, tinutulungan tayo ng Panginoon. Kaya mas yes, magiging magaang ang buhay. Ika nga. Di ba? Yes. Pastor Dennis, yes. Meron naman, kung nagtanong si Pastor JR, may tanong din ako. Alam mo, hindi ka makakaligtas. Ito ang tanong ko. So, how does Christ's yoke differ from the yoke of the law? Ulitin ko ulit, medyo maano, para gusto lang nating magkaroon ng para paghahambing. How does Christ's yoke differ from the yoke of the law? Kasi yung yoke of the law, it's more about obeying the commandments, and it becomes burdensome. Ang sabi ni John in 1 John chapter 5 verse 3, ang salita ng Panginoon, it is not burdensome. It is actually easy. It is very light. Ang Christ yoke naman, ito ay kapahingan, kaya nga sabi ng Panginoon na invitation that he gave in Matthew 11:28, as I mentioned kanina, sabi niya, come to me all of you who are weary. Kayong mga napapagal na at nahihirapan na dyan sa pagsunod nitong mga sinasabi, oy, kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin to. Imbis na masunod natin, we become frustrated, and instead of obedience, ang sagot tuloy natin, rebellion. Kaya parang imbis na matupad natin ang salita ng Panginoon, eh mas lalo tayong napapalayo. Ang kaibahan naman ng yoke ni Christ, it is really becoming more relaxing para sa atin. Yeah. Kaya
Yung sabi nga ng Panginoong Jesus in John chapter 14 verse 27, ang sabi niya, "The peace that I give you is not like the peace that the world can give." Kakaiba ang Panginoon, kabaligtaran doon sa kabigatan na binibigay ng mundo, ng batas. Kundi sa Panginoon, meron tayong kalayaan. Kaya nga yung kanina, it is for freedom that we have been set free. Mas nagiging mas masaya ang kilos ng buhay ngayon. Kasi alam mo na ngayon ang pupuntahan mo. Mas maganda, mas madali. At saka, tingnan po natin yung pagsusog ni Apostol Pablo sa sinabi ni Jesus. Verse 7, "And the peace of God that transcends all understanding will guard our hearts and mind in Christ Jesus." So the yoke of Christ protects us. It brings us to a calmness, kapayapaan. Kaya po, yun ang napakalaking pagkakaiba pagdating sa yoke of Christ at saka ng yoke of the law. Medyo dumiretso tayo doon sa ating topic. Salamat doon sa question nyo kanina na clarify natin about the yoke of slavery to sin and the yoke of Christ. Nalinaw na natin ito. Ang matindi ngayon, Pastor Louie, na nilalagay ko sa kamay mo ngayon, paano ba natin to pag-uugmain? Itong ating topic na to yoke or not to yoke? Ang ganda nung yung title pa lang natin, to yoke or not to yoke. It reminds me of yung philosopher, yung favorite na niya, to be or not to be. And that is the question. Hindi ko lang matandaan kung sino philosopher yun. Pero to be, sa atin naman, to yoke or not to yoke. And that is the question. So pinaparaphrase ko lang to. Kung para pag... Pag isa-isahin natin, itong pinag-uusapan natin, Pastor Dennis, Pastor JR, if we are going to rephrase this question, it will sound like to yoke under Jesus or not to yoke under sin. In understanding the meaning of yoke and the difference about being under the yoke of sin slavery or under the yoke of Jesus means a decision. Take that word, decision. A decision that is shaped by faith. Lahat naman po tayo, sabi nga, faith comes by hearing and hearing the word of God. And even in decision making, kailangan meron tayong pananampalataya. So, bakit po? Life is a matter of choices. Mamaya i-explain ko po ito. Pero as discussed and explained by yung mga precious colleagues ko, Pastor JR and Pastor Dennis, the yoke of slavery to sin and the liberating yoke of Christ, there will be a choice that will be made. Meron po tayong choice na gagawin. A matter of decision. Sabi ko kanina, life is a matter of choices. Why? Pagising pa lang natin sa umaga, sino po rito nagtututbrush? O hindi? Hindi ba? We try to make it a point na we need to do a certain decision. Pero siyempre, bilang believer, the best thing that we are going to do, Lord, thank you so much for this blessing. Sabi nga, hindi po sa akin to, every gising is a blessing. Yun. Every gising is a blessing. Nagra-rhyme naman ano. Pero again, totoo naman eh. Every time po na gumising tayo, we try to make it a point na magdi-decision tayo. Life is a matter of choices. And if you are looking to obey Jesus Christ in your life, that means you will surrender yourself to the yoke of your Savior and Lord Jesus Christ. Kung talagang so, decision pa lang natin, Lord, yung buhay ko po, sinusurrender ko na sa iyo. It's a matter of decision. Same thing with us. Pastor Dennis, Pastor JR, marami nag-pray po sa atin, I believe so, para makalapit tayo sa Panginoon. Pero nag-desisyon pa rin tayo. We might not be influenced by others, but I believe prayers matters most. Kasi ang tindi ng prayer ng mga tao para sa atin, para makapag-desisyon tayo na lumapit sa ating Panginoon. In fact, if you choose not to yoke under the slavery of sin, means to yoke yourself under the holiness of Christ. Sabi nga po ng isang kasamihan, righteous living will be the validation of this act of faith because it is repugnant that you claim to be under the yoke of Christ and yet live under the yoke of sin.
John chapter 8 verse 36 records this statement. Ang sabi po roon, so if the Son sets you free, you will free indeed. Paulit-ulit po ito natin binibigkas. Kanina binigkas na ito ni Pastor JR. And right na totoo naman eh. Yes. Ang Panginoong Jesus ang nagpalaya sa atin. At talagang totally lumaya tayo sa ating mga kasalanan. 2,000 years ago, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Our Heavenly Father gave His only begotten Son for us to be saved. Amen. To accept the yoke of Christ is to be free from the yoke of slavery of sin. Back to you, Pastor Dennis. Talaga naman, Pastor. Maraming salamat po. Eh, nabanggit nyo kasi yung yoke of slavery of sin. Naalala ko po, meron pang binanggit si Pablo about yoke eh. Yung sinabi niyang, paano nyo ba to explain, Pastor? Kailangan nyo liwanagin naman ito. Yung sabi niyang, do not be unequally yoked with unbelievers. Oh, ayan. Alam nyo po, marami ritong, marami po tayong matututunan sa verse na to. Kasi madalas itong gamitin ng mga pastors na nagka-counsel, especially when it comes to those people na nanliligaw sa kanya, unbeliever, believer siya, and then they try to make it a point na, eh pastor, pogi naman siya. Eh pastor, ang ganda kasi niya, kaya hindi ako makaresist. Eh. I can't resist. So, parang sinasabi, he or she needs to justify himself para lang magawa yung mga bagay-bagay na yon. And alam niyo po ba, dito sa verse na to, Paul continued to clarify this to the Corinthians when he wrote this in his second letter. Ulitin ko po, do not be unequally yoked with unbelievers. Sabi ko po kanina, madalas itong gamitin ng mga pastors, lalong-lalo na sa mga counseling. Pero si Paul po, dito pa lang sa mga Corinthians, may admonition na po siya. It is part of a larger discourse to the Church of Corinth on the Christian life. Imagine, the Corinthian church are very gifted people. Ito po. Ang dami po nila, head knowledge, ang tatalino nila, ang dami nilang experiences sa buhay. And then hindi lang affluent sila, mayayaman sila, lahat na yata ng mga bagay na yung matatamasan isang tao na sa mga Corinthians na. Kaya nga sa Pilipinas, meron ba pag nakatira ka sa Corinthian Gardens, mayaman ka. Dito naman, parang ganito rin, di ba? So dito po, iba klase yung nangyari sa kanila. Pero alam niyo po, sabi ni Paul dito, he discouraged them from being in an unequal partnership with unbelievers. Because believers and unbelievers are opposite. Just as light and darkness are opposite. Hindi naman pwedeng magandang gabi ang umaga o vice versa. So the unequal yoke is often applied to business relationship. Take note of that word, business relationship. For a Christian to enter into a partnership with an unbeliever is to court disaster. We're going to explain that word later. Yeah, disaster po yan. Unbelievers have opposite worldviews and morals. And business decisions made daily will reflect the worldview of one partner or the other. Let me explain this to you by giving some examples. Pastor Dennis. Sige lang po, Pastor. Usong-uso yung tinatawag na red tape. Yun. Red tape o yung mga under the table. Pag ang business partner mo, hindi believer, pwede nating i-bribe yan para naman dumulas. Alam niyo yung sinasabi, pampadulas? Yung para bumilis yung papel mo. Bumilis, Oh yeah, I'm going to bribe that person. And then, alam niyo po, nakakalungkot. Kahit ang mga Kristiyano minsan nadadali o nadadaya ng mga ganitong sitwasyon when it comes to bribing. But I believe this is the best opportunity for us to understand what are we going to do in terms of dealing with those people. Kaya nga, napakahirap po. I'm not saying na huwag na po tayo makipag-deal doon sa mga unbelievers. Mm-hmm. But let's pray about it. Let's pray on how are we going to be a good example to them in such a way na hindi ikaw ang maiimpluwensyahan, kundi tayo ang makaka-impluwensya sa kanya. Mm-hmm. And another thing po, bukod sa business po, yung tinatawag, of course, yung pong tinatawag na marriage relationship, of course, the closest alliance one person can have with one another is found in marriage. And this is how the passage is usually interpreted. Why? Mostly po sa pre-marriage counseling ko, I'm always telling the
the partners o yung magiging mag-asawa po, sabi ko sa kanila, in mathematical equation, 1 plus 1 is equals to 2. Ay, 2! It's a mathematical mathematical equation. Pero when it comes to a relationship, kapag nag-asawa na kayo, naiiba na yung tinatawag na equation na ito, yung mathematical equation. In marriage equation, it becomes 1 plus 1 is equals to 1. Kasi dalawa, isa na kayo eh. God's plan for a man and woman to become one flesh in Genesis chapter 2, verse 24. It is a relationship, it is an intimate relationship, literally and figuratively becomes part of the other. Magkaisa na kayo, hindi na pwede yung akin yan, akin to. No. Uniting a believer with an unbeliever is essentially uniting opposites. Kaya napakahirap po kapag magkaiba ang sitwasyon. Another example po, bago po tayo pumasok doon kay Pastor JR. Another example po, yung kapag nagliligawan, eh Pastor, ang ganda-ganda po kasi niya eh. Pagpipray ko na lang po para maborn again. O kaya vice versa. Eh kasi po, okay niya. I can't resist po. Ayan nga po, nabibigit ko na kanina yan. Binanggit ko na sabi, I will be praying na maborn again yung tao na yon. Para naman po, sasama ko po sa church. My dear brothers and sisters, especially sa mga young adults, don't jeopardize your relationship with God. Wow. And don't jeopardize yung po sinasabi nating tinatawag na magbabaka sakali ka, eh, maboborn again naman yan eh. Mm-hmm. Tandaan nyo po, the Holy Spirit is the one who converts the person, not you. Totoo. Tayo po ay ginakasangkapan lang ng Panginoon. Pero huwag po tayo po lumagay dun sa akto na tayo ang mako-caught up in the middle. Yeah. Ang tawag po roon yung double jeopardy. Mahirap po tayo masigin sa ganun. I hope you learned something po about these things, yung unequally yoked with unbelievers. Pastor, back to you, Pastor Dennis. Meron po akong question. Sa, dahil kayo po eh, nasa ministry, tanungin ko po, meron ba kayong ibang karanasan dito? At anong gagawin natin? Kung meron, halimbawa po, yung mga viewers natin, they heard about it, and then, paano yun? Nandito na ako sa ganitong klaseng situation. Anong pwede kong magawa? Kayo, Pastor JR. Actually po, thank you so much, Pastor Louie. Busog na busog kami sa iyong mga pangaral. Ano? So, maisilang po sagot ko dito dahil kung paano nga kung nandoon ka na. No? Ang tawag ko po dyan ay makisama, huwag makisama. Okay. Saka ito po siguro more on relational barkada. Kung yung kay Pastor Louie kanina is very vital when it comes to romantic relationship. Pero ito, sa barkada ko. Kasi ako po lumaki ako ng ano yung mabarkada akong tao. Ay, ang dami pong lahat ng tao sa kalye, lahat ng tao sa sa squatter ay kabarkada ko. So may mga barkada akong iinom, mabisyo, may mga kabarkada akong even nagda-drugs, may mga kabarkada akong talagang hindi Kristiyano. So, sabi ko, Lord, paano yun? Kung lalayasan ko sila or hindi ko sila babarkadahin. Kasi nga, nandun na ako eh. Eh, habang lumalaki po ako, nagsimula ako sa ministry, eh, mga nakaibigan ko na to eh. Sabi ko, turuan mo ako, Lord, kung anong gagawin ko. Then, ito po yung tinuro ni Lord para sa akin. Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. So halimbawa po yung aking mga kabarkada ay siyempre typical, mag-iinom na sila. Akala ng mga kapatid ko, umiinom din ako. Hindi nila alam, soft drinks yung nilalaklak ko at ang pakay ko lang, yung mga menudo, yung mga lechon, yung mga kinakain nila. Kaya yung mga barkada ko po, natatawa din sa akin kasi nga para ikaw na umubos ng buluta namin. Pero ang nakita ko po doon is, ayun nga, minahal nila ako dahil hindi ko sila hinusgahan, hindi ko sila dilayuan, hindi ko sina tinakwil, di ba? Nandun pa rin yung pagiging pakikisama. Pero never ako nakisama. Never akong nag-drugs, never akong uminom, never akong ginawa yung ginagawa nila. Pero nandun ako lagi sa tabi nila. Siguro po ang tanong lang dyan, eh mahirap yun, Pastor, kasi baga may influensyaan ka rin. Kaya nga ho, yung sinabi rin ni Pastor Louie kanina, disaster talaga. Mm-hmm. Pero kailangan, nakuha niyo ba yun? May sinabi niya na ipag-pray po natin yan. Kasi without the power of the Lord in our lives, hindi po natin kakayanin gawin yan. Kaya anong mangyayari kung
kapag tayo ang ginagawa natin ay yung ginagawa na rin nila, hindi na tayo nakikisama. Nakikisama na tayo. Okay? So, yun po siguro. Pwede tayong makisama, pero never tayong makisama. Lalo't kung alam natin na tayo pinag-aharian ng ating Panginoon sa Kristo. So, back to you po, Pastor Dennis. Thank you, Pastor J.R. Pastor Louie, kayo naman po, anong masasuggest nyo sa mga nandito sa ganitong situation? Kanina po, binanggit ko na about yung mga pre-marriage counseling and then yung mga counseling sa mga young adults. Hindi lang sa mga young adults, maging sa mga tao, yung pakikipagrelasyon natin, lalong-lalo na with the opposite sex. Napakahirap po kasing isipin na minsan yung tao, dahil on the verge of wala na sa kalendaryo, wala na sa no na choice na ba, Pars? Pwede pa naman, parang ganyan. So baka naman, Pastor, pwede ba akong wala na po ako sa kalendaryo. But again, the thing here is, marami po tayo, let's wait for the answer of God. May panahon po iyan talaga. Sa ministry po, marami po ako na experience, marami po mga nagtatanong gaya ng binanggit ko nga kanina, hindi po tayo dapat magmadali. Wait upon the Lord. Yun. If God's will po ang nangyari sa buhay natin, kahit po may edad na tayo, kahit ano pa, lalo na sa pag-ibig, let's wait on what God is going to give to us. And sigurado po tayo, hindi po tayo, para tayo, nag-iya tayo ng Lord, nagkaroon tayo ng guidelines, and then yung journey mo sa buhay, hindi lang talaga, hindi lang maging sa ministry, makakasama mo yung tao na yun kapag ito ibigay talaga ng Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo na basta lang pogi, maganda, okay na. No. Maganda inside and out. Nagmamanifest talaga kung paano kumikilos ang Panginoon. Yes. Back to you, Pastor Dennis. Talagang pag ang Panginoon, it's always the best. Hindi lang good. Always the best ang binibigay sa atin ng Panginoon. Pero si Pablo, may na-mention siya about yoke fellow in Philippians. Hindi lang sa Corinthians siya nagsabi about yoke eh. Kung doon sa Corinthians, sinabi niyang do not be unequally yoke with unbelievers. Sa Philippians, sinabi niya naman yung term na yoke fellow. Is that a good response, Pastor, to validate our relationship with the Lord? Paki-explain niya sa amin ito. Another word, another big words po ito, yoke fellow. Actually, first time ko rin narinig to. Pero ngayon, pinag-aralan ko po ito, ano ba talaga ang, ano yung yoke fellow? Or parang fellow men? Ano kakaalo? So, yoke fellow. So, ano ba ito sa punto ng mga tinatawag? Yung sabi ni Paul mentioned about yung yoke fellow sa Philippians. Paul rather introduces that our yoke should be with those who are of the same faith as ours. Take note of that word. Same faith as ours. Again, hindi po tayo nakiki, yung parang nagdi-discriminate. Komo ba hindi mo kapananampalataya kung hindi mo napapakisamahan? Basta, don't be influenced. Gaya po nung inulit ko. Ulitin ko po ito. Don't be influenced by them, but influence them according to the faith that God has given to you. Yan. This idea of co-laboring and one-mindedness seems to be what Paul meant when he addressed his brothers and sisters in Philippians, in Philippians chapter 4, verse 3, yung tinatawag na yoke fellow. This was a person who worked to accomplish the apostles' goals in the Philippian church. Paul and the yoke fellow were harnessed together in service to the Lord, yearning, praying, and suffering for the souls of men and women. Ang ganda po, di ba? I believe si La Yudia Chantiki to. Yeah, di ba? Tama ba ako, Pastor Denny? Yeah. Yeah, yung nag-away. Oo, ito yun eh. So, favorite niyo po eh. Makikita natin dito, although meron silang mga sigarot, pero sabi ng Panginoon, you need to be harnessed together in service for the Lord. Yearning, yes. Praying, and suffering. Sabi pa nga doon sa mga susunod na verse, sapagkat nakasulat na yung inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Your name is written in the Lamb's Book of Life. So, this person was obviously a close companion. As most Bible versions have it, but a yoke fellow would have been a step beyond that. Companions can support us, pray for us, and encourage us, but a yoke fellow is in the trenches with us. Tandaan niyo po, ito yung parang tinatawag natin sa prayer meeting, prayer partner. Tandaan niyo yun, prayer partner.
Ito naman, ginagawa naman ito ng mga... Kaya nga, babalik ulit tayo sa binanggit natin kanina. Can you be my prayer partner? Can I pray for you? Actually, ito po ang maganda talaga. Kapag pinapursue mo ang babae o yung lalaki, ang mga babae, lalo na lalaki, dapat, can I pray for you? Siyempre, pray mo rin ako kung talagang tayo ba sa isa't isa. So, they work hand in hand. So, same thing with this close companion thing, companionship, they work hand in hand. A yoke fellow feels our pain. Ayan, yung empathizing. Mm-hmm. Suffers when we suffer. Pagka namatayan, hindi lang, nako, ano ba naman ikaw? Kristiyano ka pa naman, ba't ka ba lungkot na lungkot? Nasa Panginoon na siya. Hindi. Wala kang magagawa kasi namatayan yun eh. What yes. You can do to wear his shoes para maintindihan mo, ano ba yung kalalagayan ng tao na to? Filling up the shoes of that person. Mm-hmm. We will not be pulling in the same direction. We have different masters and listen to different voices. But the main fact is this. Kailangan bilang yoke fellow, nagpapalakasan tayo. Tama. Yun po ang importante. Pero Pastor, maputol kita sandali. Meron ba kayong ibang ano, Bible characters na mga example nitong yoke fellow? Actually, marami po. Marami. Unang-una, si Elijah. At mamaya po, i-explain natin, syempre, ang the best example is none other than Jesus. Pero explain ko muna po, yung sa Old Testament, it is vitally important that Christians, especially those involved in ministry, have a yoke fellow. Kayo ba, yes. May mga yoke fellow na? Ako, ang yoke fellow ko, syempre, yung asawa ko. Yan. Yung best friend ko eh. Siya yung confidant ko. Kapag meron akong alam niyo naman pagka nag-ano rito, ang dami-dami mga problema sa church, syempre ang una ko sinasabi, syempre sa Panginoon, and then yung ang yoke fellow ko, yung asawa ko. Yeah. Yung mga bagay o yung sabi nga, constant threat to those God has called into his service. Unang-una po diyan, ang nakita kong may yoke fellow is Elijah. Elijah learned at this point of burnout. Na burnout din po kasi siya. Correct. Ang dami kasi tumutulig sa kanya. Sa inyo ba walang tumutulig sa? Siyempre, may mga bashers din kayo. Yung mga bashers. Oh, ayan, mga kapatid ko sa mga social media. Nakaka-bashers kayo. Hindi. So, si Elijah po, may mga bashers din siya. May mga tumutulig sa kanya. Pero ang ganda po nito dahil meron siyang kayo fellow who could keep each other encouraged and be on one track. Yes. So, unang-una po, si Elijah po ang naging yoke fellow niya is none other than Elisha. Yeah. Si Elisha po ang naging ka-confident niya. Sa Bible naman po, sa New Testament, si Jesus Christ, ito po yung magandang example niya. He sent out his disciples to ministers. He did not send them alone. Yung nag-iisa po, he sent them two by two as yoke fellows. Kaya nagpapalakasan po sila. Mahirap po yung opposite sex, lalo na't hindi kayo mag-asawa. Pero kung mag-asawa kayo, okay lang. Risky. Pero I'm telling you this, na kapag po magpupunta kayo na 2x2, make sure na dalawa kayong lalaki o dalawang, o kaya tatlo kayo para naman merong nagre-referee sa inyo. So again, make sure po na hindi yung ka-opposite sex. Lalo na pag pastor, ganito po ang lagi kong sinasabi doon po sa kina-counsel ko ng mga opposite sex. Kapag mag-go-call, sabi ko, lagi kong kasama yung asawa ko kapag nagka-counsel po ako. Para po, right. Para ano tawag dito, mag-guardian po tayo. Mahirap na po makakilos ang kaaway. Back to you, Pastor Dennis. Yes, thank you, Pastor Louis, for sharing that. Pero, Pastor JR, punta naman ako sa iyo dahil sa time naman natin ngayon. How would you apply this, especially for those younger generation who are listening to us today? Eh, paano ba natin i-apply ito sa panahon natin ngayon? Actually, siguro pong masasabi kong blessed ako dahil may mga kagaya nyo. Hindi dahil kayo kasama ko po rito, ha? Pero may mga kagaya nyo at may mga mas matatanda sa akin. Kaya gumagab. Pastor Louis, kasi sorry. Sinabi sorry. Kanina. Eh. Sorry po, may mga mga may edad sa akin. May mga may edad sa siguro, Pastor JR, yung may pinagkatandaan. Ayun! Nadali. Na gumagabay sa akin. At talaga pong ano. Pero I definitely agree with this po. Dito sa yoke fellow na ito. Ano, dahil naniniwala ako na ito ang disenyo ng Diyos sa atin. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng someone na
Actually, gusto ko yung term na binanggit ni Pastor Louie kanina, yung harness each other, di ba? Mm-hmm. Na palagang you carry each other's burden, di ba? So, ito yung disenyo ng Diyos sa atin. Kasi nga, nangyayari minsan sa atin, pagka may relasyon tayo sa Diyos, tama na yun, okay na yun. Na parang okay, eh, close kami ni Lord eh. Tapos wala tayong pakialam sa iba, wala tayong pakialam sa kapwa natin. Para sa akin, hindi yun ang disenyo ng Diyos sa atin. Ang disenyo ng Diyos sa atin ay may relasyon tayo sa Kanya at may relasyon tayo sa ating kapwa. Kaya nga, di ba, napakaraming verse sa Bible ang nagsasabi, hindi lang in relation with our faith to the Lord, but with our relationship to others, to our brothers. Di ba, sabi nga, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos kung kinamumuhi mo naman ang iyong kapwa? So, ikaw ay nagsisinungaling. So, isa lang po yan sa napakaraming versikulo sa Bible na tumatalakay dito po sa yoke fellow na ito na meron kang katuwang, meron kang kasama. Ito naman talaga yung hindi ka makikisama, no? Yung nabanggit ko kanina. Pero ito yung tao na mananalangin sa'yo, kagaya ng sinabi ni Pastor Louie. Ito yung tao na hindi ka husgan, mas papasanin niya yung bigat na mayroon ka. Di ba po? So, ano, yung binanggit ko kanina, para lang magkaroon siya ng closure. Yung binanggit ko na iba rin po kasi hindi naman kailangan kaedad mo siya. Di ba? Hindi naman kailangan ka pareho mo siya ng antas sa buhay. Pero yung someone na kaya niya makirelate sa iyo. Kaya kahit kay Pupogi nitong dalawa na ito ay nakaka-relate sa akin. At talagang sinasamahan ako at pinapagaan kung ano man ang meron akong kabigat. So maraming salamat po. Kuya Pastor Dennis, back to you po. Thank you, Pastor JR. Actually po, kung titingnan niyo yung ating ating topic today, to yoke or not to yoke. Ang sabi lang ng ating mga nadinig sa mga discussions po today is that kung tayo po ay maglalagay na rin lang ng yoke, huwag na po tayong maging yoke, magkaroon ng yoke under the slavery of sin. But rather, have the yoke of Christ. And yun po ang magpapalakas sa atin. Dahil sa pag nandun po tayo sa yoke of Christ, ang ganda nung ang senior ni Pastor Louie, meron tayong yoke fellow. Yun ang pinakamasarap dun eh. Merong someone not only to empathize with you but also to help you in the trenches. Mabigat yun eh. And so we are grateful to the Lord because we have this. And I believe at this very moment, ang pinakamaganda po siguro na maaari nating gawin after this very interesting and faith-stirring discussion with both Pastor Louie and Pastor Jair, I believe what we can do is to lift up each other in prayer. Especially po ngayon, di po namin alam, maaring ilan po sa inyong mga viewers natin, mga kapatiran at mga kaibigan, dumadaan po sa sitwasyon ng yoke. Maaring po kayo ay merong yoke in one way or another. Maaring ito po ay mga struggles. And one of the very big things na maaring nating i-apply ngayon to be a yoke fellow for one another is to lift up each other in prayer. Kaya po, yes, let's come to the Lord in prayer and Pastor JR will be the first one to pray for us bago po ako and then si Pastor Louie will close us in prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na napakabuti, aming Diyos na tapat, aming Diyos na may hawak ng aming mga buhay. Marami pong salamat o Diyos sa pagkakataong ito na magkaroon ng liwanag ang iyong salita. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito na kahit po ganito ang discussion ay maipahayag ang katotohanan ng iyong salita. Ang katotohanan na nagbibigay buhay sa amin, ang katotohanan na nagpapalaya sa amin, O God. And Lord, we are praying, O God, sa mga kapatid po namin na maaaring nakakaranas ng pamatok ng kasalanan na sila na maaaring nabubuhay in a habitual sin. Lord, only the power of Christ and only the power of the gospel can break the yoke of sin in their lives, in our lives. Kaya Panginoon, maranasan ng bawat isa na nag-undergo sa ganito ang kalayaan na taglay ni Kristo sa aming mga buhay. Lord, kung sila man po, Panginoon, ay nabibigatan, nahihirapan sa mga kasalanang paulit-ulit, sa mga kasalanang dinadala nila, O Diyos, patuloy mo silang palayain, Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy mong basagin, Panginoon, ang pamatok na kasalanan sa kanilang mga buhay. And even, Lord, sa mga
kapwa naming mananampalataya who is yoke, merong yoke of slavery na sa pagsunod lamang sa law for the sake of obeying it, O God, na hindi po nabubuhay under your grace, hindi nabubuhay under your love, O God, na iniisip nilang sila ay maililigtas sa pagsunod nila sa kautosan. Tanggalin mo po, Panginoon, ang kasinungalingan na ito dahil ang grasya mo ay sapat sa amin, Panginoon. Your grace is sufficient to us. Ang biyaya mo, Panginoon, ay supreme sa aming mga buhay. I pray, O God, na makatagpo kami ng kapahingahan sa iyo. Makatagpo kami, Panginoon, ng even ang pagtuturo sa iyo. At ikaw, Panginoon, na magbigay ng kagaanan sa bawat dinadala ng aming mga kapatid. At Lord, even lastly, God, sa mga praktikal na problemang nararanasan namin sa aming pamilya, sa aming buhay, Panginoon. Kung meron man sa amin ang may mga kabigatan na hindi masabi, Panginoon, ng kanilang bibig, tanging kayo lamang nakakarinig at nakakakita, Panginoon, sa bawat hikbi ng kanilang mga puso, sa bawat pag-iyak ng kanilang puso, Panginoon. Ano man po itong kabigatan ito, Panginoon, maaaring problema sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, kayo po ang magbigay ng kagaanan. Amen. At Lord, maranasan namin ang pagpapalaya mo dahil ikaw ang Diyos na nagpapalaya sa amin. At salamat po, Panginoon. Maranasan po namin ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Panginoon, nilalapit din po namin ang mga kapatiran, mga kaibigan, na mayroong pagdududa sa kanilang puso, sa kanilang pananampalataya sa inyo. Lord, dalangin ko, Panginoon, naman na ngayon na kanilang nakita, Panginoon, na ang yoke of Christ is easy. At ito, Panginoon, sa aming pagtanggap sa inyo at pagtalikod sa kasalanan, mas lalong gagaan ang aming buhay dahil merong pong Diyos na nagigiya sa amin. Kaya nga po, sabi niyo, Lord, sa verse 29, learn from me. Matututo kami, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Maigagabay niyo kami, Panginoon, sa pinakatama at pinakamagandang pamamaraan. Kaya, Lord, dalangin ko sa mga nagdududa po sa inyo, buuin niyo po yung kanilang pananampalataya. And even at this very moment, encourage them, Lord, through your Holy Spirit. Ikaw din po, Panginoon, ang magpatibay ng kanilang pananampalataya sa mga salita po ninyo na narinig nila sa pagkakataong ito. Madalangin namin, Lord, padala niyo po sila ng mga tao rin na magpapatuloy, Lord, ng mga salita po ninyo sa kanilang buhay. We pray na ngayon, Panginoon, sa mga gamitin niyo po yung mga small groups, gamitin niyo, Panginoon, ito, lalo na po ang Jerem ay small group-based. Gamitin niyo po ito, Lord, upang ang mga medyo nag-aalangan sa kanilang pananampalataya, ang mga kabataan, Panginoon, who are very exposed in the world, especially, Lord, with everything they can see in the internet. Lord, we pray, ikaw, Panginoon, ang gumabay, ikaw ang patuloy na mag-focus sa aming mga mata sa inyo, the author and the perfecter of our faith. Kaya, Lord, ngayon, ito po ang aming dalangin para sa kanila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po namin palalagpasin ang pagkakataong ito na sa inyo po mga sumusubaybay, na mga nanonood sa episode na ito ng XYZ. We are giving you the opportunity, the Lord is giving you the opportunity to accept Him as your Lord and personal Savior. Yung surrender, pag-surrender po natin sa Kanya para ma-under po tayo ng yoke ng ating Panginoong Jesus. Tatlo lamang pong bagay ang dapat natin maintindihan. Admit that you are a sinner. I-admit po natin na tayo makasalanan. Believe that Jesus Christ died on the cross of Calvary to save us from our sins. Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. And see, confess your sins, talikdan po natin ating mga kasalanan, and confess that Jesus Christ is Lord and Savior of your lives. At kung ito po isasambitin niya yung mga labi, nakakaasa po kayo na mapupunta po tayo dun sa yoke ng ating Panginoon. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Salamat po dahil itinalagaw mo po ang oras na ito upang makilala ka namin sa Bibliyang kaparaanan. Inaamin po namin na kami makasalanan. Inaamin ko po na ako ay may mga nagawang mga kasalanan sa iyo.
At naniniwala po kami na kapag ito'y tatalikda namin, patuloy po kayong kikilos sa aming buhay. Naniniwala po kami sa ginawa ng iyong bugtong na anak ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat. At sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang personal kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Be my Master, be my Lord, be my Savior. And from this day on, nilalaga ko na po ang aking buhay sa iyo. Patuloy kang kumilos. Ama, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. At kung ito po ay sinundan mo ang panalangin ito, naniniwala po kami rito na ang patuloy na pagkilos mga ang laksa-laksang anghel ay nagpupuri sa Panginoon dahil sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao na tumanggap sa Kanya bilang personal niya na kapagligtas. Salamat po sa Panginoon, and you are now under the yoke of our Lord and Savior Jesus Christ. God bless you po. Amen. Maraming salamat po, Pastor Louie, Pastor JR, sa pagsama ninyo sa ating episode ngayon. And maybe because we are on the concluding part of our episode, can I ask final words po mula sa inyo? Let's start with Pastor Louie. So, simply naman po, I will just reiterate this, Pastor Dennis and Pastor JR. Galatians chapter 5, verse 1. Kakantahin ko na po. It was for freedom that Christ has set us free, no longer to be subject in the yoke of slavery. Yun na po. Tapusin ko lang po dyan. So, guys, nasa yoke po tayo ng, hindi na po tayo sa yoke ng slavery, sa yoke na po tayo ni Jesus Christ. As A.W. Tozer says in his book, Pursue Holiness, and be under the yoke of Christ. God bless you all. Thank you po, Pastor Louie. Pastor JR? Praise God. Ang panalangin po namin ay maranasan nyo, maranasan natin ang pamatok po ni Kristo. Yun po yung sa Matthew 11:28-30. No? Ang pamatok po ni Kristo ay kapahingahan. Ang pamatok po ni Kristo ay pagtuturo. At higit sa lahat, ang pamatok po ni Kristo ay kagaanan. Kaya maranasan po natin ito sa ating mga buhay. God bless you po. Maraming salamat po. At doon lang po sa ating pinag-aralan ngayon, siguro po lumiwanag sa atin ngayon, to yoke or not to yoke. And I believe lahat po tayo, we will all agree that we will not be yoked to the slavery of sin, but now we will be yoked to Christ. Kaya may we leave you this encouragement to speak and live out the truth of our Lord Jesus Christ. As the Apostle Paul wrote to the Ephesians, in Ephesians chapter 6, verse 10, be strong in the Lord. Thank you po for joining us tonight. Do join us here again tomorrow, same time, 7 p.m. Kung dyan po sa North America, at 10 in the morning naman po dito sa Asia. And this will be the midweek service, at ito po ay pinangungunahan ng ating mga YYAs. Kaya po, sa pagkakataong ito, ito na po yung panahon na kami po ay mamamaalam. At this has been Pastor Dennis here on XYC, where Christ meets our wives. God bless you po. God bless you po.